Nyola po ng TR Oragon Conditioning Farm. Ngayong araw pong ito, i-share ko sa inyo kung ano yung mga pakain ko sa manok. Marami po nagtatanong sa akin ito through Facebook, through phone calls, kung paano ang pakain ko sa manok. Halos-halos nga ayoko talaga i-share ito, pero dahil na ito po i-share ko sa inyo. Dito po sa TR Oragon, dry feeding po tayo. Hindi po ako nagbababad ng concentrate tapos haluan ng pellet. Kung tatandaan nyo po, dito kasi sa akin, ang ginagawa ko, yung magagawa ng mga tao natin. So, minimix lang ko na yan sa akong concentrate tapos platinum pellets ang gamit ko. Halo na sila. Wala na po ako nung mga dagdag bawas dito. Yung magdadagdag ka ng ganito, magdadagdag ng ganyan. Kasi po, ang mga concentrate natin, pinag-aralan na po yan ng mga espesyalista natin. So, kung babawasan nyo po yan, maninibago na yung mga ingredients na nandun. And, pag nagdagdag bawas po kayo, maninibago rin ang katawan ng manok nyo. So, ako dito, from day 1 to day 20, ito lang po ang pakain namin dito. Yung mga karakarbo loading po na 4 days, 3 days, hindi, wala po tayong ganyan dito. Dito sa akin, ang importante, bulto ang katawan ng manok kasi pagdating ng day of fight, walang water intake ako dito. Ang pagkain ko po sa pre-con stage, sa mga nasa maintenance, ito po, Enerton. Napakaganda po yung Enerton kasi mabilis bumuka ang katawan ng manok at walang sapola. Sa akin, paghipo ko niyan sa mga maintenance feed, pag mga bulto na, that's the time na ililipat ko na sila sa panlaban. Sa panlaban naman, ito na yung mix na. Concentrate, yung split piece po ang kunin natin para mabilis tunawin ng manok at tinutuka ng manok. Yung mga hole kasi, yun po yung iniiwan nila. So yan, halo lang ng platinum, lalagay namin yan sa drum. So, kuha na lang sila ng kuha. So, kaya kahit sinong wala dyan, mawala yung main handler mo, maiwan yung second in command, tama ang timpla. Nakuha nyo po. Hindi maninibago ang manok pag, kasi pag iba, pag iniwan mo sa iba, iba naman ang tansya nun. Ibang pagbabad nun, ibang paglagay ng pellet nun. Sa ganito pong paraan, neutral lahat, pantay-pantay kahit sino magpakain. Sinasamaan ko po yan ng isang saging at isang itlog na puti. Ang ganyan pong ratio, good for 10 manok po yan. Chop. Pag na-chop na po yan, ilalagay na po natin yan dito. Iyong isang lalagyan po, nilalagyan ko yan ng konting tubig para siya yung magbabasa sa manok natin. So dito yan, lagay mo yung saging, lagay mo yung itlog. Tapos, so, naglalagay po ako ng brown sugar. Ang isang kutsarang ganito, good for 10 na naman to. Pag nailagay mo na yan dyan, kung kunti lang manok nyo, pwede kayong gumamit ng may mga dextrose powder. Kita nyo yan, oh, basa na. Kung kunti lang manok nyo, pwede kayong gumamit dextrose powder. So, sa akin po kasi effective yung brown sugar. Nag-try na ako ng honey, mga pure-pure honey, pag ginamit mo na, tubig pala. Nag-try na rin ako ng molasses. So, sinubukan ko na po lahat ito. Ito na ang pinakamaganda. Brown sugar. Then, ihahalo na natin yung feeds. Dalawa. Meron tayong papakainin dyan. Then, mix la. Kita nyo, yung tubig na konti at asukal, saging at itlog, ito na. Parang-parang siyang wet feed. Ito, pagkatapos nito, kailangan pakainin nyo agad ang mga manok nyo. Dahil, yung pellet, pag pinatagal nyo, lalaki, madudurog. So, dapat ito, pagkagawa ganito, feed na agad. Ito na po yung
na-mix lang na. Sa akin po, sa Stags, 60 grams po ang pakain ko dito. Kaya, kasi nga, kung susundan nyo ako, dapat sa akin, bulto ang katawan ng manok. Hindi pwedeng manipis. So, 60 grams ako sa umaga, 50 grams sa hapon. Tingnan nyo kung paano magiging mga dambuhala yung mga manok nyo. So, punta na po tayo dun sa Rueda para pakainin yung mga Stags. Para sa karagdagang kalaman, meron po ako dito ng 2-day seminar workshop sa Tanawan, Batangas. Iniimbitahan ko kayo para sa matutunan nyo. Aktual po, mayroon tayong pang nakakondisyon na panahon. Tayo mismo ang magpo-point ng manok. Tapos yung lahat ng katanungan nyo, hindi ho lahat yung nababasa nyo ay sa tunay dito po sa atin. More on actual na nangyari at mismong kayo makikita nyo kung ano yung palo na nakikita nyo sa video sa mga labang ko, mismong kayo mami-witness nyo na nagagawa pala talaga yan. Hanggang sa muli, Teng Raniola po ng Tierra Dragon Conditioning Fight.